Sabi nila, sometimes someone comes into your life unexpectedly, takes your heart by surprise, and changes your life forever. May single text message received that night, I unexpectedly have met my future husband. Hindi ko inahala na sa simple prayer to God, asking for someone to be my companion, agad-agad din binigay. Sana pala inagahan pa na request. Late ko na kasi naisip eh. Naalala mo, lagi ko sinasabi yung story na yan sa'yo. The day we first met, physically we meet, nasabi ko agad sa sarili ko na ikaw na yung mapapangasama ko. Now here we are, and I'm thankful na we both choose to stay kahit ano pa yung naging ups and downs na relationship natin. I'm grateful also sa families natin na sinuportahan tayo all in all. Hindi kaya pa hahabain na baka maiyak ka pa eh. Basta kaya natin to. This is it, Mr. M. Mahal kita. Bebes, Subaw, Mumi, ito na yung hinihintay natin. Ang araw na to, nakihintay natin dalawa. Pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita at talaga habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin at pagtitiwala. At ito ay aking aalagaan at sa aking pagtanda at habang ako'y nabubuhay pa. I love you so much, Bebes, Supaw, Mumi. Mahal na mahal kita. Yung lagi mo tandaan. Thank you for staying. Almost 6 years. Hindi natin nakala na aabot tayo sa ganito. Pero I'm very happy. Ito na. This is it. Kahit sandaling preparation, pero kinaya natin. And alam ko nakakayanin pa natin once na nag-start na tayo ng sarili nating family. I love you, Daddy. Thank you. Sobrang ganda. Di matagal ko lang pinapabili sa kanya.
introduction ng bagong kasal ni Ate Dams at saka ni Kuya Dan. Pero, bago tayo mag-start, meron akong nabalitaan kung sino ba silang dalawa. So, una, si Ate Dams. Sila, serious type daw siya, tapos mataray, tapos OC. Actually, alam ko to kasi nung teacher ko siya sa youth, siya lang yung tao na merong laptop, may speaker, tapos naka-PowerPoint. Sabi ko, okay. Siya talaga yung OC na talagang perfectionist na tao. At sabi niya nga, planning is the key pero hopeless romantic. Pero ngayong araw na to parang hindi naman kasi sabi nga nila, si Kuya Dan daw, siya lang yung chillax type na tao. Parang chill lang, low-key, ganyan. Pero makulit din daw siya, tsaka palabiro. Tapos siya yung, siya daw yung tipo ng tao na gusto ko, happy ka. Ngayon, Ate Dams. Lagi, napasalit ni Kuya Dan at nawala na hope ka, less romantic. Super. You know me, I'm Dang Abelia. Kasamahan ko po si Damsel when she was still in Eastwood. She was my sales officer then. And then when she got out, she was our relationship officer na. Okay. Advice daw. Nagkamali yun ng tinanong. Okay. It's just like this. Ang advice ko lang sa inyong dalawa is, wala eh, kasi it's almost perfect. I never saw them fight. I never saw them had any misunderstandings. Wala naman sinusumbong sa akin si Mama Ada. pero may mga secret, escapades ni Mama Ada pagka may problema ang damsel namin. Kausap ko ang mama hanggang alas 10 ng gabi habang umangaw-ngaw ka. But just the same, okay. To make it plain and simple, just put the Lord in the center of your relationship. Tsaka, for the both of you, definitely pag nag-away kayo, one thing I can tell you, if you're going to run to me, I'm not going to take sides. I'm going to take the sides of you both. And whatever it is that you're going through sa bagong buhay nyo ngayon, alam kong kaya ninyo, napaghandaan na ninyo after all of these years. Lahat na yata ng problema, lahat na ng pagsubok na daanan nyo na. And I don't think there's anything else na pwedeng makagiba sa inyong dalawa. For that, I want to congratulate you both. Best wishes. Make babies, give us a po. Okay, thank you. Hi, Dams. Hi, Jordan. Congrats! Hindi naman may iwasan na magkakaroon na argument, ng konting walang perfect relationship. So, sabi nila, wag daw itutulog yun. Pero, alam niyo, sa tagal nung pagsasama namin ni Marlon, totoo yun. Kung kailangan pag-usapan. So, yun ang advice ko. Lagi kayong maging open sa isa't isa. Wala. And then, syempre, kailangan mas nakaka-strong ng relationship yung sabay kayong magdadasal gabi-gabi. So yun, advice ko lang yun. Congrats! This is it! Enjoy your first night! Bye! So, ate! Ano daw? Dali na! Ay, may ibig sabihin daw yun! Sige, pasok ka po. Ako po yung friend ni Dams, college friend. Ako po si Ping, tawag niya sa akin. Ano ba ang advice ko?
Bakit kasi ako? Doon na ba? Ayun. Actually, happy ako kay Dams kasi, ayun, finally, kinasal na sila ni Dan. Alam naman niya yan, maraming, parang wala naman masyadong iyakan, pero maraming, ting, nasan ka, ting, puntaan kita, mga ganon. Pero, mga ganon, nakikita kami, talagang naglalabas siya ng sama na ako. Pero I believe naman na talagang, si Dan yung para kay Dams, kaya ang prayer ko, syempre, maging maganda yung pagsasama nyo. Lagi ko naman itong sinasabi, hindi naman laging perfect palagi, pero maayos at maayos. And I pray, syempre, na mas lalo nyo pang makilala ang ating Panginoon, maging center ang Panginoong Jesus ng marriage nyo and mag-grow kayo individually sa faith nyo sa ating Panginoon. And ayun, Dan, wag mong awayin si Dams kasi magtatawag ako ng isang magtatawag tayo ng grupo para naman. Ayun lang. At saka syempre, Dams, ano na, wag masyadong serious. Sakyan mo yung ano chill ni Dan. Ayun, happy marriage, congrats at yung promise mo na more babies na papaalaga mo sa akin. O sabi mo paalagaan mo sa akin. Kaya ayun, mag-aagawan pa kami nila tita kung kanino mapupunta yung anak mo. Ayun, God bless sa inyo at congratulations. First of all, congratulations, and I hope na you two will have a long-lasting marriage. And as the saying goes, till death do us part, no? Siguro, I wish na magkaroon kayo ng maraming babies. And healthy ones rin. And never forget to put God in the center of your marriage so you guys have a long-lasting relationship. And God bless always, and always remember that your family is here for you. Congratulations. Sige, kung babatuin ng kaldero, huwag mag-aaway kayo. Joke lang. Pero yun, I'm happy that finally you're married. Alam ko na from the finest detail kung paano nyo pinlan to. And then I think Heavenly Father planned it the way He wants this to be. Sobrang simple lang pero nag-gather yung family nyo. I think that's how Heavenly Father want you to feel kung gano'n ka divine yung ginawa ninyo na exchange of vows ngayon at yung pagbuo nyo rin ng family. So I love you both and we're waiting for the mini Dan. Hopefully next year meron na tayong cute na baby from you. Yun lang. I love you and best wishes. Salam. Thank you po sa mga nagpunta. Salamat. Kahit short notice lang, nakapunta po kayo. We appreciate po yung presence sa bawat isa. And hopefully, nabusog po namin kayo. On behalf of Dan, ako na po yung spokesperson namin, dalawa. Thank you lang po. Sana po always keep safe and God bless po. Thank you.